Good morning, and today's vlog meron tayong si-share si Crt Tv, Sandra. Ito ang issue niya, standby power. Tapos ayan o, meron namang high voltage at syempre yan, nararamdaman ko sa ayun no, meron siyang vertical line. Kita nyo ba guys? Kaya may vertical line, basic lang ito guys, para doon sa ating mga master. Ito ay para sa mga newbie at mga tech na nagsisimula pa lamang. So yung issue na yan, may kinalaman yan sa horizontal sections, pero ang pinakikita niyang problem is vertical line. Okay, minuksan na natin at nag-handle na tayo ng visual inspection. Tinanggal ko na rin yung socket nung yoke. At yan, na-notice natin na napakarami ng kalawang nung board, no? Especially to sa mga components and jumpers. So, yung ganitong mga problem ay talagang paulit-ulit na lang itong masisira kasi ano na siya ng kalawang. So ngayon, ang gagawin ko dyan, nilinisan ka muna. Ayan, katulad niyan, putol na. Yung isang capacitor na yan, non-polar. Naputol na, gawa ng kalawang. Tapos na-check ko na rin yung resistance ng yoke. So far so good naman, wala namang open. Ngayon, papalitan muna natin. At converted na rin pala itong flyback niya. Yan, tingnan nyo. Okay. So, yung nakita nating putol kanina na capacitor, ayan. Yan muna yung ating papalitan. Mahanap tayo ng same value, 102K. At papalitan muna natin yan. Pagkatapos, itetest natin. No? So, dun muna tayo sa mga basic, sa mga visual inspection. Then after na makahanap ako ng replacement, ito siya, 102. Ikakabit natin to sa dito na lang muna sa likod. Yan dito. Pagpasensyahan nyo na guys ha, kasi hindi ko dala yung stand ng camera. So one hand ako habang binibidyo natin yan. Diyan ko muna ilalagay yan, yung capacitor na yan. Eh, re-resolder ko na lang muna. Pagkatapos, te-test natin kung yan lang ba yung naging issue. Although yan, ng capacitor na yan ay nakaparallel yan doon sa isang snubber na 912. So, I think na nasa horizontal stage naman siya. But i-test natin, no, kung naka-epekto ba yan sa pag-vertical line ng TV. Okay, yan. I-test natin after na maihinang natin. I-try natin i-test kung yung issue niya na vertical line ay nagkaroon ng pagbabago. Ngayon, kung wala pa rin dyan, magpo-proceed tayo sa another step na magto-troubleshoot natin. Now, vertical section pa rin, horizontal section pa rin tayo guys, doon tayo magpo-focus kasi doon lang ang problema nyan. Eh, plug in ko na. Ayan, naka-plug in na yan. So far, may power na rin yan. Ngayon, check natin yung picture. Standby power na rin. May
indicator lead na rin para dun sa power on niya. Ayan guys, oh, napansin nyo meron dot. So nalimutan kong ibalik yung socket nya. At yan, naibalik ko na yung socket ng vertical, ng horizontal and vertical yoke. Nai-plug in na natin. Then i-test natin again for second try. At ayan, no, nag-on na. At napapansin nyo ba yan, no? Ano? So meron pa rin, ano? So ibig sabihin, walang kinalaman yung capacitor na yun sa issue. At syempre, mag-check pa rin tayo na another issue, capacitor pa rin dito sa may horizontal section. At ayan, nakikita ko yung isang capacitor dyan. Ay may kalawang na, no? Gagamitan natin ang ating ESR. Ayan, no? Itong 912, i-re-remove ko na rin for checking na rin, baka nag-change in value. Tapos itong capacitor na yan, to. Ayan, yung electrolytic na yan. So mapuputol na yung paa pag kinalam, oh yan, no? Sobrang lambot na, oh. Puputol na yung paa, so i-replace ko yan ng same value. And ayan, na-remove na natin. Ang value nito ay 4.7 UF 400, at ito yung ating i-replace, 4.7 UF 100. Although wala tong kinalaman dun sa issue, no, pero papalitan ko na rin siya. At ito ay nakakabit sa secondary power sa B+. Ayan, nakaparallel yan dyan. Kabit natin dyan. And then, niremove ko na rin yung snubber na to na 912 for checking, no? Tapos yung isa, niremove ko na rin yung capacitor na ito, nakaline dito sa may isang side nung horizontal winding papunta rito sa supply niya, no? Ito ay 474, no? Gamit yung ating ESR, i-check natin for capacitance, kung good pa ba itong mga capacitor na ito. Unahin natin i-check yung ito, itong 912. Pagpasensya nyo na, nahihirap eh. Kasi yung isang kamay ko nasa camera, yung isang kamay nasa tester, no? Kaya ina-under test natin. Hindi ko siya makuha eh. Agad-agad. Ayan. Now, tanggal ulit. Ayan. Meron siyang value na 912. Check here. Ayan, no? Meron siyang 912. Ibig sabihin, good yang capacitor na yan, snubber. And then itong isa na 474, i-test na rin natin. Yung range natin, ilagay natin sa microfarad. Kanina nasa ano eh, nasa nanofarad. At yung range, mababasa nyo rito sa may 474 na yan. At nakaset sa UF, no, o microfarad, kasi 474. So sabihin niya na ay 0.47. so i-test natin. Ayan, no, wala siyang reading guys, oh.
open. Ibig sabihin na open yung capacitor nito. At mukhang nakita na natin yung trouble ng TV natin. No? Wait natin sa pan-test. Ayan. Okay, wala, zero pa rin talaga. Ibig sabihin, open, no? Infinite resistance, open. At ito ang ating ipapalit, itong bagong 474 na capacitor na ito. Test natin na to prove na 474 talaga ito. And nakaset siya sa microfarad. Yung reading niya, ayan, oh, nearly close sa 474. Ibig sabihin, no, ay good na good yung ating brand new 474 capacitor na ito. At yung ating ikakabit. At itetest na natin after na may kabit yan. Okay? So, good na good siya. Ngayon, pansamantala, dito ko muna itinap yung 912 at saka yung 102 at saka yung 474 na capacitor na yan. At saka na lang natin ililipat doon sa dating position niya after ng check-in. Okay, na-plug in ko na. Ah, hindi pa. Ayun. Okay na siya. Ayun. So, meaning yung problem talaga ay yung 474 lang na capacitor. Although meron tayong mga chinek na mga capacitor sa side ng horizontal sections. At so far so good na yung ating TV. Yan, doon sa mga issue na vertical line, no? Focus lang kayo sa horizontal side ng horizontal section ng CRT TV na yan. At directly check nyo na yung 474 na capacitor na yan. Yan ay nakaline papunta sa isang terminal nung horizontal winding natin. Okay guys, so far so good na. At i-cover ko na lang to for final testing. I hope na meron kayong basic na information at idea na nakuha. Maraming salamat and have a nice day. Bye.